isang undefeated at mas batang manlalaro mula Inglaterra. Ang nagtangkang agawin, ang kinang mula sa Pinoy, na naghari sa halos 5 kampyonato sa bawat division. Nonito the Filipino Flash Donaire. Buwan ng Nobyembre, 2018. Nasa edad 35 ang ating kababayan, nang inakala ng karamihan na lipas na ang karera nito at isa na lamang pagkain sa loob ng lona. Para sa mga pausbong na manlalaro katulad ni Ryan Burnett, ang undefeated rising star ng UK. 19 wins, 0 loss at 9 by way of knockout ang kanyang kartada. Mas bata ito ng halos 10 taon at hindi pa nakikitaan ng anumang problema sa bawat laban. Kaya naman napakalakas ng hatak nito sa buong Europa. Dahilan upang mangulelat si Donaire pagdating sa odds ng laban. Kumpiyansa ang napakaraming negosyante na hinding-hindi uubra ang isang Nonito Donaire. Kaya naman ang sino mang tataya para sa Pinoy ay lehitimong tiba-tiba sa oras na maganap ang laban. Si Donaire ay kilala sa kanyang signature punches na counter left hook kung tawagin. Pero sa tuwing makakaharap ng mga boksingerong mabibilis at may backpedal footwork, mabilis na iiwasan at nape-predict ang kanyang counter left hook. Kaya naman akmang-akma ang galawang Ryan Burnett kontra Donaire. Kumbaga sa madaling sabi, ay sure win na para sa mga taga-UK ang labanang ito para sa titulo ng WBA and WBC Diamond Belt Bantamweight title. Sa weigh-in pa lamang, masiglang-masigla ang timpla ni Ryan Burnett. At ganoon din naman ang ating pambato na si Nonito. Kaya't siguradong parurusahan dito ang Pinoy na tila ba pagkain sa sariling bayan ng mga taga-UK. Ating panoorin kung paano humarabas ang Pinoy sa abroad at kumawala sa pangmamaliit ng mga banyaga. Ito na po ang Donaire versus Burnett. Sa unang tagpo ng laban, bagamat kinatatakutan ng kaliwang kamaon ng Pinoy, ay tila ba minamalit ito ni Ryan Burnett sa pamamagitan ng body language nito na pakikipagsabayan at pakikipagpalitan ng lakas. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. Ani mo'y nilalaro-laro lang dahil sa pinakikitang kumpiyansa ng Briton, ang nakalatag na Pinoy. Habang si Donaire naman ay walang sinasayang na oras dahil alam nitong malulugi ito sa late game ng laban. Bagamat tinamaan ng mga sulidong suntok, nanatiling pasensyoso si Donaire habang mas lalong nabibuild up ang kumpiyansa ng kanyang katunggali sapagkat marami na itong landed punches kumpara sa Pinoy.
Mahirap basahin ang galaw at plano dito ni Nonito. Tahimik pero hinahayaang maglabas ng opensa ang kalaban. Ngunit sa pamamagitan nito ay mas lalo niyang maaaral ang bawat bukas na depensa. Kapalit nito ay ang malulutong na pakakawalan sa kanya. Sa usapin ng puntos, madaling namanipula ng mas batang boxer ang salpukan. Very one-sided kasi ang direksyon ni Donaire. Pero sa pamamagitan ng pagiging kumpiyansa ng kalaban, unti-unti itong inaaral ng palihim ng Pinoy. Sa bawat bira ni Donaire, bukas ang depensa nito. Pero unti-unting bumibigat ang bawat bira nito at nahuhuli na sa bawat trap ang kalaban. May mga lihim na bitaw itong pinapakawalan ng pasimple sa tagiliran. At lihiti mong binaliktad ang tema ng kalakaran. Namilipit kasi sa sakit ang kalaban na animoy na injury daw. Biglang nagbago ang kaninang delikado. Halos matahimik ang maraming tao at kabado. Ang dating kumpiyansa ay direktahang tinabla dahil nagmukhang kawawa ang mas batang lamang sa pusta. Ang tema ng bakbakang ito ay patungkol sa edad na minata ng maraming tao. Anong aral ang maaaring maibigay sa atin ng bakbakang ito? Well mga kabrader, nasa 30 anyos na si Donaire at minaliit ng marami. Ngunit sa huli ay nanatiling tagumpay sa laban. Ang inaasahang mapurol na buto ay naging linya ng kalaban para sumuko. Kaya naman anumang edad ang meron ka, ay magpatuloy ka lamang. Dahil ang tagumpay ay hindi nasusukat lang sa edad ng isang tao. Maraming salamat at hanggang dito na lang, kabrader!